Stars Henes and welcome to my channel. So, andito kami ngayon sa Tikaw Island because we're going to celebrate my niece's 7th birthday. Pero mamayang hapon pa yung celebration ng pamangkin ko. Right now, we are going to our family building kasi itutour ko kayo. Empty tour pa kasi actually hindi pa siya tapos. Kasama ko yung family ko, si Dwight. Hi! Yung brother ko, yung driver namin, si Mama. Kita-kits tayo later and babalikan ko kayo. Hi guys! Andito na tayo sa Boulevard ng hometown namin kasama ko si Mama. So today, we're going to give you a tour of our family building. Hi guys! Welcome to our family building. Andito na tayo sa sinasabi ko sa inyo na family building namin. So ngayon, I'm gonna give you a tour of this structure. It's gonna be an empty tour since hindi pa naman siya tapos. Meron pa kasi siyang mga ginagawa. Ang dami pang dapat asikasuhin. Last year, I posted a video about my first property investment. And dito sa mismong kinatatayuan ko, kung napanood niyo yung video na yun, dati bahay kubo pa yung andito. But right now, isa na po ito siyang building. Itong property na to, meron ng konting mga plans, yung family, and sana soon, ma-materialize na lahat ng mga plans namin as a family. Guys, kung gusto nyong mapanood yung video ko about sa first property investment ko, ilalagay ko na lang sa description box below yung link na yun para ma-inspire din kayo. And meron ako mga binigay na tips doon how to save money and how you can invest a property. Actually, yung kabuuan po ng lot, yung sa front area, yung sa 3/4 sa unahan, sa akin talaga, yung from here to here sa akin, and then yung sa 1/4 sa ate ko, and then yung sa likod ng lot na to, sa kuya ko, but nagkaroon ng internal arrangement yung family para mapagpatayuan ng isang structure dito sa location na to. Sobrang gusto talaga namin yung location na to since andito to sa Boulevard ng hometown natin, yung kaharap niya is dagat, so sobrang nakaka-refresh siya ng mind. And originally, yung plan sana ng family dito is a hotel, pero napagkasunduan na gagawin na lang munang commercial building since mas practical siya, and since hindi pa naman open yung tourism talaga dito sa Tikaw Island at maging sa buong bansa natin. Itong building na to, 7 months na mama, no? So 7 months na tong tinatrabaho, hindi pa gaano tong tapos. So it's gonna be an empty tour with my mama kasi ititour niya tayo ngayon sa ating family building. So ito mama yung sa front na pwedeng i-parking, no? Pwede tong parking lot. And then we have 3 units. 1, 2, ito hallway. And then yung third unit, andyan. Dalawa po ito. Tapos, so very wide talaga yung area, guys. And ito yung view. So then, itong pang-3 unit ginagawa ko ito. Itong unit na ito, almost tapos na po. Nagpipinta na lang. Tapos, ito ang hallway. Itong hallway, pwede itong gamitin ng mga sasakyan papunta sa likuran. Kasi malawak pa po ang likuran. So, ang likuran ay pwedeng gamitin na parking area. And ito ang pang-3 unit na maganda rin. Office or store space. So, maganda kasi if ever na gusto nang mag-rent dito na merong bedroom, merong kitchen, pangatlong unit na pwedeng office or store spaces. Merong sariling kitchen, pwedeng maglagay ng kama. May ito pang CR, sa CR, at saka ito is storage space.
mayroong lugar na storage dito. Pwede nga isang room. Sobrang laki na ng area from yung sa front, tapos meron pa pala sa likod. Ano to ma? Two-door, parang yung sa third unit, parang dalawang units pa. Pwede sa back, and then pwede iba naman yung sa front? Hindi. One unit lang talaga. Ah, one unit. Pero pwede if ever na i-two units pwede, siya. Pwede, kasi pwede, merong division na doon. So yung one unit, pwede i-dalawang unit. So yung sa third unit ma, ang dami pang tatrabaho nyo. Ginagawa pa talaga siya. Finishing, painting, and pagka-tiles na lang ang gagawin sa kanya. Almost patapos na rin. Okay, let's go upstairs. Sariling CR yung mga rooms. So, wide. Yung sa back area ng first and second unit. Yung dalawang rooms na ito, nasa likuran ng building. Yung dalawang rooms na pinakita pa lang ni Mama, nasa back part ng buildings. Let's go to the front area. Yun yung may pinakamagandang view ng building. Ito naman ang hallway. Ito ginagawa pang hallway para sa second floor. Bahay kubo na pinakita ko sa inyo last year. Medyo magulong pa talaga siya kasi tinatrabaho pa. So, parang siyang tribute type din. Ito yung CR. Sana nice, ma. So, ito yung CR. And then, we opted for the color white kasi mas maganda yung color white sa isang structure kasi malinis lang siyang tingnan. Tapos, maaliwalas lang siya. So, yan yung first. Tingnan natin yung magandang view from the terrace. Sobrang ganda. So, ito yung view. Kaya pinush talaga ni Mama na magkaroon ng ganitong structure. Kasi gusto niya ng place na mapagpahingahan. Kasi gusto niya itong umbay na malapit sa lake.
Ganda mo. Dito sa second floor. So, bali, pitong rooms po lahat dito sa second floor. So, binalawa pa yung pitong rooms. At dami namin dito sa third floor is function hall. Dito. So, pagkatapos ng gawa dito sa second floor, hopefully na danda namin ipapatayo na yung function hall, matapos na rin. Dito po sa papuntang third floor, wala pang hagdan. So, dito ilalagay yung dito stairs. Dito ilalagay yung stairs papuntang third floor. Okay. So, hopefully na matapos na po ang structure niya ito in God's grace. Hopefully din, pag matapos na yung structure na to, na maitour din namin kayo ulit na tapos na. Ito yung aking dakilang mama, si Mama Lenny. And tatanungin natin siya kung ano yung kanyang take away sa pagpapatayo ng ganitong structure sa isang lugar. Ano yung take away mo? Kung ina-advise ko sa mga anak ko na pag meron silang income, kailangan marunong silang mag-save for the future kasi mahalaga talaga sa isang tao na habang kumikita, gamitin wisely yung kanilang mga nai-earn na money. Para sa kapag mga magulang, kailangan turuan natin ang ating mga anak na huwag masyadong maluho, na kung saan kailangan marunong silang gumamit kung paano ang sa kanilang kita. Kasi ang hirap din talaga kung paano kumita ng pera. Ang hirap talaga. So, kailangan talagang mag-save kasi kung may mga opportunity na ganito, pagkakakita. Yes. So, hindi siya ended investment. Yes. So, out of the investment, pwede na doon na kumuha ng, sabihin natin, kahit paano, kaunting luxury na hindi naman sa lahat ng oras. Kasi, what is important is, we have to prioritize our necessity. Yes. Then, yung mga wants lang natin, pwede naman natin ipagpaliban talaga. So, deserve din natin na kahit paano, i-enjoy din natin na yung mga pinaghirapan natin. Pero, we have really to live within our nature. Thank you, Mama, sa pag-guide sa amin. Eh, hindi siya next stop na mag-guide and support sa aming magkakapatid. She is a single mom, pero yan na kaya niya na magkaroon ng ganito na handa pa rin mag-alalay sa amin kahit may mga sarili-sarili na kaming family and buhay. So, andyan pa rin yung support and guidance ng parent namin, si Mama. So guys, that is it for today's video. I